Yo, what's up guys? It's KBTR at ito, kompleto na ang Zen 1 Pro Series ng Zenith Pads. So kung naalala nyo pa or napanood nyo na yung unang review natin ng Zen 1 Pro Control Pads, yun yung kulay pula na nireview natin last year. You can find it somewhere sa link dito or dito. And we will skip that for now kasi nareview naman na natin. So we will be focusing on their new Zen 1 Pro Series mouse pads. Ito. So, nakompleto na rin ng Zenith Pads ang Zen 1 Pro Series lineup nila. Merong control, meron balance, and meron speed. So, ano nga ba ang para sa inyo dito? Let's check it out. So, ang Zenith Pads is a local brand from the Philippines. Sila yung gumagawa ng mga artisan desmat. Yan yung mga gandang design. Meron sila mga collaboration, may sariling design, and maganda rin, pwede rin kayong magpa-customize or gumawa ng sarili nyong design using their pads. So, sa mga naka-follow sa kanila or nakakalam sa kanila, kung alam nyo yung Motku and yung Twalya desmat, yan, sila yung gumawa nun. And recently, nagtayo na rin ng esports team ang Zenith Pads, LOL, or League of Legends ang laro. And soon, baka magkaroon na rin sila ng FPS, like a Valorant team siguro, or kung ano man ang papasukin ng Zenith Pads. Follow nyo sila or visit their website. Malay nyo, makapag-tryout kayo sa team nila. If you are an aspiring esports athlete, just visit their website at www.zenithpads.com. Makikita nyo naman lahat dyan ng news and updates, and also yung mga products nila. So before we move on, let's unbox these new gaming mouse pads. So medyo malaki yung box nila, no? I'm not sure kung magkano nga abutin ng shipping fee nito, pero these are well protected. So meron silang 3 layers of protection, syempre yung bubble wrap and then yung box, and then meron pa siyang pinaka plastic, no? Quick tip lang guys, huwag nyo itatapon yung box nito kasi pwede nyo siyang gawing storage. So para meron kayong pagtataguan ng mousepad pag hindi nyo sila gagamitin, para maiwasan yung mga dust and molds na yan sa surface ng mousepad. So ang dimensions nga pala nitong mousepad na to is yung length niya is 490 mm, and then yung width niya is around 3.5 mm upon my measurement. So ang surface nito guys is uncoated, so expect natin na pure ang performance nito. Hindi siya waterproof or hindi siya liquid proof kasi nga uncoated siya. Pag coated kasi parang wala na ring silbi, para lang yan mga regular na desmat. So the base is a poron material, source siya in Japan, and then maganda dito is malambot siya. So napakaganda ng grip nito with or without desmat. So pwede niyong ipatong sa desmat nyo o pwede rin directly sa desk nyo. So napakaganda rin ng stitching niya. It's a low profile, manipis, tsaka maliit yung stitching niya. Hindi siya katulad ng mga dating mousepad or mga ibang mousepad na makikita mo yung tahi na paganon-ganon. Ito parang straight lang na maganda. So walang himulmol, so hindi siya nagra-run over time. And then yung logo nito is the biggest improvement from the first version ng Zen 1 Pro release nila. So yung Zen 1 Pro is tatlo na. So unang-una yung Seigyo, which is the red color, yun yung control pad nila. So the Kinko is the color blue, which is the balance pad. Hawig ito sa GSR2 ng Zowie, yung sikat na ginagamit ng mga pro players. And lastly yung Cishe. So ito yung orange pad na mukhang Artisan Zero, and very similar siya sa Artisan Zero na surface or ng cloth. So ito naman is a speed pads pero cloth material siya. So by the way, upon my testing guys, unang-una kailangan nyo tong i-break in. So every mouse pad, lalo ng mga uncoated, kailangan nyo pang i-break in yan bago nyo makuha yung tamang templada niya. So unang gamit natin, parang medyo mabagal siya, no? parang pigil. Pero okay lang yun, and that's very normal kasi kailangan nga natin i-break in muna ng siguro mga isang oras. So ano nga ba ang pipiliin natin sa mga gaming mouse na to? Well, depende kung anong klaseng FPS gamer ka. Iba't ibang klaseng mga FPS kasi yan, ano, lalo na yung mga facing niya. May mga slow, may mga medium, may mga fast, and may mga TPS din. Unang-una, kung Valorant or CS2 player ka, I highly recommend the control pads kasi yung mga yon is very precise and very accurate.
height. So, expect na mas mabagal din siya. Kasi nga, ang kailangan natin sa control pad is consistent tayo sa tutok. Okay, lalo na sa mga headshots, di ba? Pag sa Valorant, alam natin yan. Sa CS2, alam natin yan. Ulo dapat ang laging tina-target natin. So, yung Seigyo nila or the red pad is the one I recommend kung ganun ang nilalaro nyo. So, kung kayo naman yung gamer na lahat kung ano nung nilalaro noon, naglalaro kayo ng Valorant, lalaro kayo ng Apex Legends, Overwatch, Modern Warfare, ano pa ba, PUBG, Fortnite, and then Dota, or kahit anong mga games, not only the FPS games, I highly recommend the Kingko mousepad. Yun yung blue. Yun yung balance pad nila. In between siya kaya tinawag na balance pad. Sakto yung bilis niya. Sakto rin yung braking power niya. Medyo mabilis ang pag-flick nyo dito. And then the micro movements is very balanced also. Basta yun na yung word, balance. Balance is the key. So kahit anong games ang laruin mo dito, pwedeng-pwede dito sa Kingko mousepad. So yung last naman nila, kung mahilig naman kayo sa mga mabibilis na FPS, gaya ng Apex Legends, Overwatch, bago ngayon yung X-Defiant or yung Modern Warfare 3, kailangan mabilis tayong mag-track at the same time, very accurate pa rin tayo, meron konting precision. Itong CSHA or Orange Pad ang ire-recommend ko sa inyo. Hindi siya kasing bilis ng glass pads or mga polycarb pads na kung saan parang frictionless na siya. Cloth siya, so expect na meron pa rin siyang stopping power, pero hindi ganun kalakas yung stopping power niya. So you can still flick very fast or you can swipe kung kailangan nyo ng mabibilis na reflexes, lalo na sa mga micro movements nyo. Napakaganda ng CSHA mousepad na yan para sa mga ganyang klaseng games. And by the way guys, meron din pala silang Zen 1 Dots, ano? So ito naman yung universal skates nila, ano? Kung naghahanap kayo ng upgrades ng skates nyo, meron silang dalawang variant. Yun yung Chuki and Denki. So lahat Japanese term, ano? Kung gusto nyo lang mag-adjust sa mouse, you can buy this Zen 1 Dots. Yung Chuki, that's a hard material. So, napaka-durable nito. This one is recommended for hard surface. No? Katulad ng glass, katulad ng polycarb. Parang gamit ko yung Vanser Ice V1. Maganda yan para talagang frictionless yung feeling niya. So, expect a full speed performance dyan sa Chuki na Dots na yan. So, pwede nyo rin gamitin naman sa mga dito sa mga pads na to, pero mas recommended siya sa mga hard pads. Kung cloth naman ang gamit nyo, tulad ng mga Zen 1 Pro series, itong Denki naman is a pure PTFE skates. Ito naman is a fast and smooth skates. So, recommended naman ito para sa mga cloth surface or cloth materials. For a quick reference guys, ito nga pala yung tunog ng mouse pad pag ginagamit nyo yung mouse nyo dito. So mga mousepad na to is good for their own categories. Maganda sila as control pad, maganda as balance, and maganda as speed. Ang nagustuhan ko dito guys, yung grip niya, yung poron niya, sobrang ganda ng kapit niya. No? Gaya ng sinabi ko kanina, pwede nyo siyang ipatong sa desmat. Hindi siya ma-out of place or mawawala kapag ginagalaw mo yung mouse mo pag naglalaro ka, even if you are playing aggressively. Ganun din, pag wala siyang pads, sobrang kapit niya. Maganda yung grip, maganda yung lapat niya sa surface. Ang hindi ko lang nagustuhan sa mga mousepad na to is yung size niya. Guys, medyo malaki to. I think XL na yung size nito eh. And it requires a large or wide surface. Kung medyo maliit yung desk nyo, well, pwede nyo pa rin silang gamitin pero mag-a-adjust kayo ng konti. Sana magkaroon din ng mga iba't ibang sizes tong mga to, gaya ng medium or large, para hindi naman lugi yung mga maliliit na desk area. So, ang presyo naman nito is 1,850 pesos each
plus shipping fee. Yung shipping fee, hindi ko lang alam kung magkano nga abutin. Depende sa mga courier yan. So, makikita nyo naman sa checkout dun sa website nila kung magkano yung abutin. And then, kung umabot kayo ng 2,000 pesos at nasa Metro Manila kayo, libre na yung shipping. Finally, ang pinaka-recommendation ko is yung Ultimate Esports Bundle nila where you can choose your own deskmat. Pwedeng control, balance, or yung speed pads nila. And then, pipili din kayo ng dot skates. No? Kung yung Denki or yung Tsuki. And ang maganda pa dito is merong universal grip tape na kasama. At least, magagamit nyo yun sa mga mouse nyo, no, kung wala pa kayong grips. Even sa keyboard, pwede rin yun. So, I highly suggest that kasi mas malaki yung savings na makukuha nyo and libre pa yung shipping, di ba? So guys, sa tatlong gaming mousepad na yan, ano ba ang pinaka gusto ko dito or paborito ko dito? Well, ako kasi I am an FPS gamer na kung saan gustong-gusto ko yung mga mabibilis na laro. Ang gusto ko kasing FPS games is yung tipong run and gun or yung gung-ho style ng gaming. So, ang ginagamit ko dito yung C-Shay or yung orange na mousepad. Para siyang Artisan Zero talaga. Yun nga lang guys, kailangan yung gumamit ng sleeves kasi medyo yan, nakakairita siya sa skin. Medyo rough kasi siya. So, kung ganun yung nilalaro nyo, kung naglalaro kayo ng Apex Legends, Overwatch, X-Defiant, so I highly suggest the Zen 1 Pro C-Shay or yung orange. But kung papipiliin ako kung ano yung pinaka gusto ko dito sa tatlong ito, pipiliin ko yung balance pad. Yung balance pad kasi, gaya na sabi ko, pwede sa lahat ng klaseng games. So, if you want to be safe, tsaka kung gusto mong isa lang yung deskmat mo or isa lang yung mousepad mo para sa lahat ng klaseng games na nilalaro mo, choose the Kinko or the blue pads, which is the balance pad. With or without sleeves, pwede mo siyang laruin. I find it very comfortable sa forearm, so hindi siya nakakairita. With or without sleeves, okay na okay sa Kinko balance pad. So, I highly recommend na i-try nyo yung mouse pads nila. Hindi nyo naman kailangan bilhin lahat, ano, pero kung kaya nyo bilhin, why not? Pero kung ano man yung bibili nyo or mapipili nyo, I hope na nakatulong itong video na to. So, kung nakatulong itong video na to, guys, pa-like and subscribe naman, and then you can share also. So, kung meron man kayong mga tanong, please just comment down below. Pwede nyo rin akong i-add sa Facebook, Kuya Big Tech Reviews. Also, nasa TikTok din tayo and Instagram. At maraming salamat sa Zenith Pads for sending this in. And that's it for me. I'll see you guys on the next one. This is Kuya Big Tech Reviews, signing off. Goodbye.